nakuha na ninyo yung mga lisensya ninyo bilang security guards, kailangan isabuhay niyo na ang lahat ng mga to. Unang dapat ninyong tandaan, kung ano ang magiging trato ninyo sa mga tao makakasalamuha niyo sa trabaho. Tinan niyo itong mga litratong to, ah. Sabihin niyo sa akin kung sino dito sa mga tatlo maaaring gumawa ng masama. Sir, palagay ko yung chicks. Diba tingin sa akin eh, mukhang gusto kong gawin ng masama. Sa kama. Kapayang talaga ng mga makalas. O, tahimik muna. Sa tingin ninyo, sino naman ang harmless sa kanilang tatlo? Itong lalaking to ay si Romualdo Dulat. March 4, 1994. Pumasok sa restaurant sa Cagayan de Oro. Ipasabog ng granada. Lima ang patay. Itsura pala. At hindi naman ako nagkamali sa'yo, Kanlas. Sinasabi ko na nga ba, lalaki ang hilig mo eh. Dahil itong taong to, hindi totoong babae. Siya si Daniel Camarines. Daisy Golda ang ginagamit niyang alias nung sila ay nang loob sa isang jewelry shop. Ninakaw ang lahat ng pera sa kahera, tinangay lahat ng mga alahas. At eto namang cute na batang to ay si Lizelle Santa Maria. 7 taong gulang nung nilunod niya ang kanyang kalarong si Dexter Gonzaga sa swimming pool ng kanilang subdivision nang dahil lang sa tuksuhan. Ano ba ang punto ko dito? Na lahat ng mga tao makakasalamuha ninyo sa pagiging security guard ninyo, kailangang ituring ninyong kaaway. Matanda, bata, maganda, pangit, lalaki, babae, bakla, tomboy. Isa lang ang kailangan tandaan ninyo. Na lahat sila, posibleng may masamang binabalak. Nakaaway ko to. Sir, may napatay na ba kayo sa pagsisikyo nyo? Break muna tayo, 15 minutes. Lahat niyo sa PNP, umiikot ang putang ilang mga puwet. Pati yung unit natin dati, kinakalampag na si ABG ngayon. Mandate ni Presidente. Oh. Di ka na ba umiinom? Panata po, sir. Hanggang kailan ba yung panata mong yan? Hanggang sa Marine State sana ako, sir. Presanto, huwag kang magkalala. Nakabukas pa naman yung kaso mo eh. Pag nagkaroon na ng bago administrasyon, at saka tayo gagawa ng diskarte natin. Pag tumikita ka naman dito sa pagtuturo, di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo, sir. Ang gusto ko lang naman talaga, makabalik ako sa duty. Putang ina kasi yung mga siraulo mga kasama natin eh. Sila'y sumisira sa mga matino natin mga polis. Yan. Yung mabuhay rado yung masakal na yan. Mga sundalo at mga polis na pinaghihinalaan ng media at saka ng mga tao. Sa modus operandi pala ng pagpatay, alam mo na. May lead na ho ba tayo, sir? May na-identify isang witness. Lookout yata ng grupo. Pare talaga. Pare talaga. Pare talaga.
Sinabi ko naman sa'yo, antayin mo ako kapag ilalabas mo si mama sa kwarto. Kaya ko naman eh, saka sobrang alis sa akin kasi kaya napapawis si mama para ma-press ko naman. Sige, ako na yan. Bala dito. Kumain ka na ba? May trap pa akong isla dyan. Sige. Talaga bang hindi ka magkakaroon ng stretch marks dito? Yan yung ginamit ni Maring Linda. Nakita mo yung puso niya? Walang stretch marks. Flawless. Oo, oh, okay yung siya eh. Tsaka lang ko. Aray. Nagjo-joke lang naman ako eh. Paano ko naman makikita yung puso ni Maring Linda? Di hinabol ako ng taga ni Paring Mark. Ewan ko sa'yo. Oh. Anak ko, tinan mo yung nanay mo. Sa Jumpicon. Tingin mo pa lumabas yan, ikaw ang kakapihan yan. Tapos syempre, lalaki yata itong anak natin. Sino ba magtuturo ng basketball dyan? Ng boxing, tsaka ng taekwondo? Ako lang! Ayan! Ngayon pa lang, puro pagiging violent na yung gusto mo ituro sa anak natin. Hindi naman pagiging violent yun. Sports yun. Ganun din yun. Ako, nagtatalo tayo kung ano ituturo sa anak natin, pero hindi pa tayo nag-decision kung ano ibibigay natin pangalan. Eh, bakit ba ayaw mo kasing junior na lang? Eh, sabi mo, pwede natin sabihin na mas bagong pangalan. Well, ba, 2 taon din tayo naghihantay bago ka mabuntis. Baka kasi mamaya na, hindi tayo ulit magkaroon ng lalaking anak eh. Pag-isipan mo mabuti. Napag-isipan ko na. Ayan, saan ka magaling? Yan lagi yung sagot mo sa lahat, no? Eh, syempre. Kaya ka nakakabuo. Matatapos dito. Masakit na kamay ko. Hindi ba sumasakit ang katawan mo? Pangalan? Pangalan? Wala, sir. Sige na. Pangalan ako, sir. Hindi ko talaga alam, sir. Sir, pangalan? Pangalan? Hey,
Massacre is the crime of the decade. Ibalik ang death penalty! Justisya! 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 Kumain na ho muna kayo para magkalaman yung sikmura ninyo, pa. Huwag na. Susuka ko lang yan eh. Maliligo na lang ako at baka malate ako. Papasok pa mo kayo? Oh, eh, wala namang kargamento papasok sa costume ngayon eh. Tutulogan ko na lang sa opisina. Wala na ako si Clive eh. Pa, ilang araw na kayo pumapasok na maya ang over. Akala ko winarningan na kayo ng supervisor ninyo. Hoy! Crisanto, huwag mo ako sesermonan, ha? Magaling ako sa diskarte. Sa pamilyang ito, iisa lang ang nagpapahuli at umaamin ng kasalanan. At hindi ako yun. Sa ngayon ay tapos na ang libing ng Mabuhay Savings Bank Assistant Manager na si Teresa Gallegas dito sa Laguna Heavens Memorial Park. Marami sa kanilang mga kamag-anak ang nakiramay at sumama hanggang sa huling antungan ng 2 sa 10 biktima ng Laguna Bank Robbery Massacre. Anak na ba, misis mo? Sana tapos ang bayan, Ju. Lalaki, babae? Lalaki. Buti ka pa, may junior ka na. Ako, puro babae. Pambayad siguro sa mga utang mo. Gago. Wala akong utang. Bayad lahat na naging chicks ko. Ako, jingle muna ako. Ingat ka, baka puntod maihihan mo. Ano ba naman magagawa nila? Multo rin yung Jaguars ko. Manapat! Marunong ka pa rin bang solitaryo? Yes, sir. Ah.
bumigay yung tricycle driver, yung lookout. May na-identify na isang suspect. Ayaw na ito na ipagawisan sa due process. Bakit? Mga polis at militar ang involved? Pag sumabog pa ito sa media, magiging palengke lang itong kasong ito. Operation Solitaire. Dating gawi. Dapat malinis. Sino nag-recruit sa'yo? Sino nag-recruit sa'yo? Si Matias de Maralan po. Sino si Matias de Maralan? Dating sundalo. Nag-awal. Bahay ko. Ilang kailan sa grupo? Ilang kailan sa grupo? Anim. Anim ko. Salamat po, sir. Babalik na po ako sa kwadra. Ang sinasabi ko, umalis ka na dito sa farm ko bago ako madamay sa mga katarantaduan mo! Sir, wala naman hong kasing ginawa ko, ah. Ay, wala naman pong nagreklamo, sir. Baril kong ginamit mo.
mayaman din ako, ha? Hindi ko kailangan itong bulok na trabahong to. Sana mamatay lahat ang baka mo! Ha? Ano? Matias! Saan ang baril mo? Ha? Matias, tama na yan! Umunan ako sa barracks na sa may parola. Ando pa mga kabarkado. Matas, buntis ako. Hindi na ba kita makikita? Tigil mo na yung kakadrama mo! Hindi naman kita pababayaan eh. Ano ko yan? Pananagutan ko yan! Nakuha ko yung pera ko. Sino tayo sa Buanga? Ha? Sama natin yung anak ko. Tapos magtatanim tayo, magiging negosyo kahit ano. O, di ba? O, huwag na umiyak. Iyaring naman ito. Ay, na. Sa akin eh. Gara na maturbay, ha? Ganda, no? Oo. Bigay sa akin ang utol ko, kaso medyo siray na yan. Siguro naman, eh. Gusto mo, sa'yo na lang, eh. Oh, ayos. Tunin ko talaga to. Picture ako lang ba, ha? Pwede, no? Bay, tignan ko lang, bay. Picture ako lang, bay. Ikaw ba si Matias ni Marangan? Ilan ang pinatay mo sa kanila? Sabi mo? Mabuhay Savings Bank. Putang ina! No. We don't have a suspect in custody yet. We may have leads, but as I've said, wala pa kaming nagagawang aresto. Diba, tigilan mo na yan? Narinig hanggang kwarto ko yung pagkuskus mo. Malapit na nga ito, tay. Pa.
Pagka ba naka... Pabalik ako sa pagpupulis. Pabalik din mo ba yung respeto niyo sa akin? Sabi sa akin ni Doc Benji eh, kapag may high blood ka, habang buhay may high blood ka. Tandaan, dalawa sa dibdib, dalawa sa ulo. Taas pa ba? Taas pa ba? Okay? Intel report kay Roger Ponce. Madasalig ang tao, di ba? Spina? Araw-araw, sir. Saka tuwing Biyernes, meron akong devotion sa Nazareno. Ako, matagal na akong hindi nagdarasal. Wala naman nakikinig. Hindi ko totoo yan, sir. Bakit? Pinapakinggan ba ng Panginoon ang mga panalangin mo? Nararamdaman ko siya. Ayos, ha? Close pala kayo ni Lord, ha? Ano sa tingin mo nararamdaman niya sa ginagawa natin? Justisya lang, Chief. Kasanto, isama mo ko sa mga dasal mo sa Nazareno. Sana mabigyan ko kamo ng ustisa nangyari sa asawa ko na ko. Carrasco, gusto mo bang masunog yung kwek-kwek mo? Boss, ilang puno ko sa shoot ako eh. Nakakuha mo pang magpatawa, no? Sino pa yung isang kasama? Roger Ponce na to? Matagal na ako lang yun. Naging bata ay ng isang pulis dun sa presinto. Tapos nakapuga to. Pero mukhang pinanabas lang. Sa loob na si Sarge kasama si Enteng tsaka si Q. Dito ka lang hanggang sa lumabas kami ah. Alerto ka. Ano naman ang ginagawa ng Roger Ponce sa grupo? Driver na getaway car, boss! Driver na getaway car, boss! Oh, my God.
Nalaman to ng boss mo? Alam mo na kung anong mangyayari sa kapatid mo. Gagawa daw siya ng kwento kay Boss Enteng para masasanti tayo. Alam mo kaya natin punta dito para tulungan ako at hindi bigyan ng problema? Tama ba? Eh, hindi naman mo nalaman kung hindi ka magsusumbong eh. Bakit ako biglang umuwi? Mag-aral nga! Mag-graduate ka nun! Naka na lang to sapatos mo ah. Kuya! Gina! Ha? Para may sapatos ako sa probinsya. Uuwi mo naman ako eh. Ha? Kuya! Problema ba? Baka makatulong ako dyan. Eh pare, walang problema dito. Sigurado kayo? Masabi ko, ayos lang kami.
problema. Sira. Sino sa inyo ang gusto maging pulis pagdating ng araw? Tignan nyo to. Dating nag-secure niyang pulis na yan. Ngayon, senior police officer na. SPO3, Dindo, Marasigan. Nagpursige mag-aaral ng criminology at habang nagsisecure,
nag-training sa PNP. Kaibigan niya, sir? Hindi. Pero lahat kami sa PNP, alam ko anong record niya. Naalala niyo ba yung Shanghai Cartel Raid? Namatay lahat ng police operative na nandun maliban kay Marasigan. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid. Top 5 pala sa most wanted list ng Pilipinas. Sir! Baka pwede mong magpa-autograph. Ayan sir, ang gwapo mo po dito. Ah, sir, dito na ba? Idol na idol kita, sir. Sir! Sir, sandali lang ko! Idol lang ko kita! Gusto mo pumatay na ako? Kaya mo pumatay, ha? Pabayaan mo na! Mga bata pa yung mga yan! Di pa ka nadudugisan ang dugo ang mga kamay niyan eh. Ala siguro nila, madaling pumatay eh. Kasanto? Salamat ha. Saan ho, sir? Salamat sa loyalty mo. Alam ko mabigat ang hiningi ko sa'yo noon. Alam ko naiintindihan mo. Pero hindi ko naalala na magpasalamat sa'yo. Suspect natin eh. Tapos yung mga magulang ng butang ina. May pwesto sa DSWD. Tapos Pina, ayoko maungkat nila yung mga kaso natin dati. Sigurado magkakaroon ng malawakang investigasyon to. Mahuhukay, hindi dapat mahukay sa mga nangyari sa suspect natin. Anong gusto niyo gawin ko, Chief? I want you to take full responsibility. Pero huwag kang maglala. Alaga kita at ang pamilya mo. Mamainom kayo kahit konti lang, ha? Konti lang. Sige na naman, konti lang. Kamusta nga pala yung baby shower? Ang saya, ang daming regalo ng anak mo. Nakakatawa pa si Maylis. Sino pa naman yung binigay? Manika. Pamihira talaga ito si Maylis, no? Robin Lloyd? Yan ang muna yung binigay mong pangalan kasi hindi pa naman tayo nakapag
desisyon kung ano yung bibigyan natin, di ba? Favorite mo si Robin Padilla, ako naman si John Lloyd. Kaya pinagsama ko na lang. Malabay, kinahiya mo ba yung pangalan ko? Iniisip ko lang naman yung anak mo, Crisanto. Para pag lumaki to, mapanood niya yung balita tungkol sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para malinis yung pangalan ko eh. Nangako sa akin si Chief Rudy. Marireinstate daw ako. Nalilinawan yung pagkabalil kay Roger kay Kito, delikado kami. Hindi namin alam kung sino ang target. Execution ginawa dun sa magkapatid eh. Nagtaka pa kayo? Eh, sino lang ba sa pamilyang to ang maraming kaaway na kriminal? Okay. Kapag nahuli ko natutulog ito ang boyfriend mo, papasalimage ko yan. Sayang yung magkapatid, ano? Masipag at saka masunurin pa naman. Ano kaya kung padala na lang natin ng abulo yung mga pamilya? Huwag naman ang bahala dyan. May ipag-isa ko kay Salazar. Sir, sorry po, sir. Di ko sinasadya.
Magsabihin mo ngayon kasama mo sa taas, ha? Kumasayang sapatos ko, balik ba map siya, tatanga-tanga. Pasensya na ako, sir, di ba rin? Pagsasabihin ako po. Ano ba kasing nangyari? Yung mga estudyante kasing nag-boxing dun sa klase ko kanina eh. Sibukan ko ng awatin. Baka ikaw na paaway ha? Gusto mo ba talaga sa'yo ipangalan yung anak natin? Kung yun ang gusto mo, okay na ako. Tapos ano nangyari? Naghintay lang kami sa labas. Hanggang dumating yung mga empleyado. Tapos? Hanggang dumating sila. Ano sabay-sabay dumating. Stop
sila. Sila. Please, please. Operation, sir. Okay, sir. Ako na mag-operate, sir. Okay pa. Huling barahan na to. Ikaw nang bahala. Ha!
Lahat kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid habang nagsisikyu. Nag-training sa PNP. SBO3. Dindo. Marasigan. Titikim ka na naman. Ano tal, ginagamit ko lang itong mga drogan to. Para malaman ko kung ano tumatakbo sa utak ng mga kalaban ko. Siyempre. Para makahabol naman ako sa'yo. Daba! Nangigigil lang ako sa'yo. Masokista ka, no? Ewan ka ba? Naglilihi yata ako. Bakit? Takot ka mabuntis ako, hmm? Ang dalawa na anak ko, hindi kita kaya supportan. Paano kung sabihin ko sa'yo, mahal kita, hmm? Mahal? Bakit? Libre namang mangarap, ah. Gusto mo maging kalit, ha? Pok-pok ako. Dream come true sa amin na maging kabit. Sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Isipan. Tanggapin mo yun, no? Tang ina mo, fuck you. Tanggapin ko na yung alok sa akin ni Mr. C. Putang inang incheck na yun. Pagbugbugin ka lang nun. Okay lang yun. Masokista naman ako eh. Sanay akong masaktan. Ano ba talagang gusto mo ha? Alakan kita. Ibahay kita. Assemble mo na ang grupo. Habol ako dyan.
sir. Antayin pa ba natin yung backup, sir? Huwag na, kaya na natin to. Hindi ko kailangan yan. Tara. Lang kung puro tutok at hindi mo'y puputok. Tutok mo. Nakikita mo sa mga mata mo. Nakilala mo ako. Mas piyotin din tumas yan. Talino. Maabilidad. Maangas na pulis. Akala ko pa naman natin mo ka. Ipalay ko pa pala natin. Ng bangko, mabuhay si Vince Buck.
Tangi, ilan saan mo nakuha intel mo? Ha? Ala. Sabi ko lang, kapag ginawa ninyong Crisanto Jr. yung anak niya, ang laking problema niya pag laki niya. Pag nag-apply ng NBI clearance yan, tiyak! Dawit sa record ng tatay niya. Suspended lang po si Chris, hindi po siya convicted. Naka-open po yung case niya. Ikaw! Ganun na rin yun eh! Eh lahat naman ngayon nasa internet na eh. Kapag gumawa ka ng kabulastugan habang buhay mo, habang buhay mo, nakadikit sa'yo yan. Pero mo nangyari sa anak ni Pare Pido? O hindi ba ng suicide? Dahil hindi mawala-wala yung video ng sex scandal nila ng boyfriend niya? O, hanggang ngayon, naririnig ko pa sa mga ka-opisina ko yung CCTV mo eh. Nandun pa sa YouTube. Kami po ang magdedesisyon ko anong gusto namin pangalan sa anak namin. At nakapag-desisyon ko. Oh! Ano ba kung nakapag-desisyon na kayo? Hindi naman matinong desisyon. Ano po bang gusto ninyo? Ipangalan namin sa inyo yung anak namin? Para ano? Para lumaking katulad ninyo? Katulad ko ano? Katulad ko ano? Alam ko po kung ano ginagawa niyo kay Mama. Nakita ko kayo. Ano ba pinagmamalaki ito sa mo? Ha? Makasagot sa akin, akala mo kung sino. Tama na po. Pag sabihin mo yung asawa mo niya, baka nakakalimutan niya. Dito siya sa akin nakatira. Matuto siya magrespeto sa akin. Akala mo kung sino makaaste. Eh kung saan, videoke bar mo lang naman nadampot yan eh. O waitress, waitress lang. Akala mo kung sino santa. Eh kung hindi mo lang pinakasalan yan eh. Malamang, pok-pok na yan ngayon eh. Ha? Pagsasalitaan ganyan yung asawa ko. Kaya minamalas yung buhay mo. Dahil dyan sa asawa mo! Nagawa ko naman ang lahat para
ko. Pero dapat ko muna rin pinatulang si papay. Eh, kaya nagkakaganyan yan eh. Kasi wala naglalakas loob na sumita sa kanya. Tama ba yung ginagawa niya kay mama? Anong pinagsasasabi mo? Chris, alam ko mag-asawa sila. Pero gulay na si mama. Wala siyang alam sa ginagawa ni papa. Anak-anak. Mail ba naman eh? Pagdas sa paliguan si mama, siya nagpasok sa kwarto. Tama mong parausap pa niya si mama. Gulay na yun eh. Mail ba? Walang malay. Hindi ko pwede pang himasukan yung bagay na yan. Mag-asawa si ano ko ba? Mama mo yun, Crisanto! Ina naman, Mail ba eh? Huwag mo naman ako'y tulad kay Papa. Dapat hindi mo sinistress yung sarili mo eh. Isipin mo na lang yung baby natin, no? Aalis ako din sa pagkapanganak ko. Gusto mong makasama kami ng baby mo. Sasama ka sa aming bumukod. Dahil hindi ko na kaya dito. Hindi ko alam kung paano mo natitis yung tatay mo na walang respeto sa'yo, walang respeto kay mama. Wala kang gawin mamaya sa mama kong kumain. Death anniversary na mag-ina ko. Sige, Chief. Napanaginipan ko si Gilbert kung mag-graduate siya with honors sa PMA. Putangin ang drugs yan. Kasama ka na sa operation sa Bidea kagabi. Surveillance lang, Chief. Medyo naipit lang. Ang laki na eksena doon, ah. Pero malinis yun. Meron lang ako naging problema, eh. Hawa ko lahat ng cellphone ng mga suspect. Binalikan ko yung mga messages nila sa inbox. Pinasa ko yung text nila nung araw ng massacre, eh. Para meron lang hindi nagtutugma doon sa sinasabi ng lookout sa interrogation. Walang banggit ng bangko o kahit na anong robbery na naganap eh. Chief, ilang sana ako ng follow-up sa intel. Kausapin ko si Bagawisan. Follow-up intel? Sir, meron hindi nagtutugma doon sa intel report na binigay niyo sa amin. Manapat. Hindi naman kita inassign sa operasyon na to para mag-imbestiga. Sir, with all due respect, paano kung mga innocent tao yung... Ano ba kayo ng mga suspect na naliquidate mo dati sa mga suspect na tinira mo ngayon, ha? Sir, sa pulis ako. Hindi, Birador. Yan ba ang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Walang gagalaw kay Carrasco, ha? Marapat, narinig mo ba ako? Walang gagalaw kay Carrasco. Yes, sir. Good.
Liz. Pwede ko bang table yung babae niyo pagkatapos sa sumayo? Sige ho, sir. Ako muna kayo. Sige, thank you. July 21. Bakit? Alam mo ba kung nasan siya noong July 21? Pumunta sa Bicol ang asawa at anak niya. Sinurpresa niya ako. Pumunta kami ng Baguio. Dalawang araw kami doon. Birthday ko kasi yun. Wala ba siyang kinausap? Kung nandun kayo? Wala naman akong maalala eh. Hindi naman kami lumabas ng hotel. Malakas ang ulan nun. Kailan kayo bumalik ng Manila? 22 ng madaling araw. Teka nga lang ba? Ano bang kinalaman ng pagpunta namin sa Baguio yung isang nangyari sa kanya? Meron lang kami ang anggol mong tinitingnan. May kailangan ka pa ba? Sana masunod sa impyerno ang kaligawa ng hayop na pumatay sa kanya. Ayos naman ka dyan! Fax machine. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. Thank you.
gumagana ba yung fax machine ninyo? Bakit, sir? Parang lumang-luma na kasi. 2 years na nga po namin nire-request yan sa dating manager namin na palitan na. Lagi kasi sira. Two years ka na dito? Magta-3 years na. Nakasick leave po ako nung araw na yun. Uwi ka kagad ng bahay, bata ka. Pasada na kayo muna, sayang mo yung araw. Pag nakita mo si Andong, sabihin mo yung supply ko. Huwag mong titirahin yung putang anak ng bata ka. Sinura niyo sarili niyo? Puta kayo? Piloso po, piloso po. Adit, adit. Lol! Nakitira niya ka? Ha? Ah! Ay, miss, sakay. Savings Bank. Wala akong kinalaman doon. Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Humisilio, Lindo Marsigan. Sino sila? Kuya, hindi ako yun. Wala akong kinalaman doon sa Robert Masak. Matias Dimaranan, Roger Ponce, Enteng Humisilio, Lindo Marsigan. Sino sila? At ba sila kasama sa testimonyo mo? Sir, wala talaga akong kinalaman doon sa Robert Masak. Sino si Matias Dimaranan? Ang pinakayang 10
ka na! Kuya! 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 Kuya, gumawa lang ako ng kwento! Pangalan ng mga kasama mo! Ay, na itali pa gumisan sa due process. Operation. Tatangin. Ikaw ba si Matias ni Maranan? Explode ang due process. Diba? Pirma ako kay sakit! Sabi mo? Alam mo bang papatayin sila? Napapatayin! Pinagsasabi mo ng bangko. Putang ina! Ang ilasan mo nakuha ito. Ha? Kuya, gumawa lang ako ng kwento. Ah! Gumawa lang ako ng kwento kasi alam ko, hindi ako titigilan ng mga pulis. Ah! Hindi ako titigilan ng mga pulis kapag hindi ako marit. Ferdinand Junjun Carrasco was arrested but have repeatedly told everyone that he's not a suspect sa Mabuhay Massacre. Kaya na naman pong assurance sa mga police, sir, sa safety ng mga suspect na wala naman palang kinalaman sa krimen. Alam naman natin, sir, na mainit na ang damdamin ng mga kapamilya at kaibigan ng mga biktima sa krimen na ito. It's unfair sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga biktima na sabihin may kinalaman sila sa nangyari kay Junjun Carrasco. Kami sa task force, we're very careful sa mga identities ng mga persons of interest na in-explore namin in relation to the robbery massacre. Kayo sa mga media ang nagre-report nito. So if you want to be blameless sa mga ganitong klaseng consequences, I suggest you wait for our updates and please stop digging your own graves of suspects. Okay? Thank you, pare. Yo, pasensya na.
Dali mo kumakasal na yan. Magtapon. Ipitin ko lang dyan. Iniipit mo eh. Sakriya. Ano nakatapos ito? Ah, kailangan mo yan, Doming. Doming, itong round na ito kapag natong hits ka pa. Pamumulto na kita sa apo ko. Rato ka? Hindi ka nagkakamali. Yan o. Anak na, Wed. Aliwanag yan, ha? Ayaw ko na! Palawa ka, bawi yan! Sandali! Si Mari Esther nga pala, hindi ko napapansin. Nasa loob, nasa mga pangaramdam. Ganun ba? Oo. Ayaw na, Mari. Balik ako. Balik ka lang, Mari. Oo, balik ako. Nakausap niyo na po ba si Bagawisan? Hindi pa. Mga inosenteng tao ay nadamay. Santo. May mga inosenteng tao pa ba sa mga panahon ito? Dalawang bagay lang yan. Gusto mong makatulog ngayong gabi. Paniwalaan mo ang intel na nakakuha natin. Na lahat ng mga taong yun may kinalaman sa masakya. Na lahat ng ginawa mo, tama. Dahil malaking posibilidad na hindi natin malaman ang katotohanan. Bukas pagsikat ng araw, tuloy-tuloy lang ikot ang mundo. Business as usual ang buong PNP. Hindi mo gusto na maiwan sa kawalan at hindi makatulog sa kaisip na kung sino talaga may kasalanan. Checkpoint. Mga boys. Ay, mga boys. Sir, jingle lang po ako. Check up ka na. Oo. Hindi ka na ihi. Sige po. Hoy! Boy, ito! Boy! Boy! Dapat dalawang papel, di ba?
sinasabi ko. Si Maring Monty talaga pa. Parang may nag-aaway dun sa bahay niya. Setting tao pa ba sa mga panahon ito? Kung makatulog ngayong gabi, paniwalaan mo ang intel na nakuha natin. Lahat ng ginawa mo, tama. Lahat ng mga taong yun, may kinalaman si Masaker. Dahil malaki ang posibilidad na hindi natin malalaman ang katotohanan.